Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ito makapaniwala itong si Annalyn sa katotohanan ng kanyang nalalaman pagkatapos na itong makatagpo muli. Ni Annalyn itong si Apo ay dito, hindi na nito tinantanan pa ni Annalyn itong si Apo at agad nitong tinanong ni Annalyn itong si Apo kung ano umano ang ibig sabihin nito sa kanyang mga sinasabi sa kapatid ni Annalyn na madugo umano ang kamay nito at tinanong nito ni Annalyn kung sino umanong matanda, tinulak nito at dito. Agad naman din itong sinabihan ni Apo itong si Annalyn na huwag na umano nitong tanungin pa ni Annalyn, baka hindi umano nito makakayanan ni Annalyn ang kanyang sasabihin. Ngunit agad naman din itong sinabihan ni Annalyn itong si Apo na handa umano itong makinig itong si Annalyn at tanggapin kung ano umano ang sasabihin ni Apo, kung kaya't napilitan naman din itong si Apo dahil nakita nito ni Apo ang kabaitan ni Annalyn, kung kaya't agad naman din itong pinikit ni Apo ang kanyang mga mata at pagkatapos nitong maipikit ni Apo ang kanyang mga mata nang maidilat na niya ito ay agad naman din itong tinanong ni Annalyn kung ano umano ang nakikita nito, kung sino umano ang matanda na itunulak ng kanyang kapatid na itong si Siwi at dito agad naman din itong sinabihan ni Apo itong si Annalyn na ang kanya umanong nakikita ay isa umano itong matanda na tinatawag umano nito ng lulo sa kanyang kapatid na itong si Zoe, kung kaya't napanganga naman din itong si Annalyn at agad naman din itong naaalala ni Annalyn ang mga pangyayari na nakita umano ang ribbon ng sapatos ni Zoe kung saan nalaglag sa bangin ang kanyang lulo, kung kaya't agad naman din itong nagsalita itong si Annalyn at sinabi nito ni Annalyn kay Apo noong time umano na nalaglag sa bangin ang kanilang lulo ay nakita umano ang ribbon ng sapatos ng kanyang kapatid na itong si Zoe at dito agad naman din itong sinabihan ni Apo itong si Annalyn na kaya nga umano madugo ang kamay nito at kailangan umano nitong mag-ingat ni Annalyn. Agad naman din itong pinasasalamatan ni Annalyn itong si Apo at agad na itong nagpapaalam na bumalik na umano ito sa Apex Medical Hospital dahil gusto umano nitong makausap ni Annalyn itong si Zoe, kung kaya't agad naman din itong nagsalita itong si Apo na kailangan na rin umano nitong umalis ni Apo, baka hinahanap na umano ito ng kanyang apo, kung kaya't naghiwalay na itong dalawa at agad itong nagtungo si Annalyn sa Apex Medical Hospital at nang makita nito ni Annalyn itong si Zoe ay hindi nito napigilan ni Annalyn ang kanyang sarili at agad nitong sinumbatan ni Annalyn itong si Zoe at sinabihan na nagawa umano nito ni Zoe ng lulo, tulak umano ito sa bangin at kung ano umanong klaseng apo itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.